Kapag maaraw, napakaganda pong tignan ng mga manok natin. Malakas kumasta, malakas mangitlog, masisigla at malalakas kumain. Kapag maulan naman, less yung production nila. Ulan na naman. Magkakasakit na naman yung mga manok natin. Natakot ako. Baka magkarate itong mga manok. Gumagawin na. Babandayin itong manok. Baka kasi may mga peste dito. Kahit anong gawin ko, hindi talaga ako magkakapera dito sa pagmamanok. Malulugi siguro talaga ako. Ang hirap mag-alaga ng manok. Napakamahal ng feeds. Hindi nyo ba naisip? Lahat ng negosyo, pwede kayong magmilyonaryo. Lahat din ng negosyo, pwede ding dumaan sa failures. Sa negosyo, may tao talagang maswerte, may tao ding hindi. Kaya bakit magi-give up ka agad, no? Kasi hindi pa tapos yung buhay mo eh, no? Try and try, walang imposible sa mundo. Kahit yung impossible, sinasabi niya sa sarili niya, yung spelling, no? I'm possible. O, di ba? Hindi mo ba naiisip kung bakit ka nabuhay dito sa mundo? Ano bang naiisip mo? Para talunin ka lang? No! Dapat fight for your life. Fight to survive, no? At ipakita mo sa lahat na the best ka. Dito sa pagninegosyo, posible ka talagang mamatay ng manok, which is normal lang. Dahil hindi mo naman talaga mapaperfect yung pag-aalaga ng manok. Siguro, masasabi mo 95%. Yung 5% na yon, pwede yung maging mortality ng iyong mga manok. Dahil kahit sa tao, may diferensya yung tao, no? Merong mga abnormalities, same din po yan sa manok. Kaya yung mga namamatay, yun po yung mga weak. Ganon din po sa tao, kapag weak ka, mamamatay ka rin. About sa mga kawatan, mga predators, or mga peste na pwedeng dumapo sa inyong manukan, masasolusyonan po lahat yan. Every problem, may solusyon. And yung mga solusyon na yon is kayang-kaya nyo mag-vaccine and be responsible at bantayan talaga or may tao talaga dapat yung inyong mga manukan. Sa buhay, hindi po araw-araw ay araw natin. Meron din po tayong araw na minamalas tayo, which is konti lang yung harvest natin. Yan, darating talaga yung araw na yan dito sa pagninegosyo. Yung kinagandahan lang, kapag positive tayo, tapos nag-iisip agad tayo ng paraan, ng madali ang paraan, ay masosolve po natin yung mga pagkukulang natin sa mga manok natin at kung ano yung kailangan nila. Dapat din po talaga may knowledge kayo para alam nyo kung ano yung kailangan ng mga manok natin. Maraming dumadayo dito sa ating manukan dahil idol nila tayo sa pag-aalaga. Hindi kasi madali yung pagpapadami ng mga manok. Yan ngayon sabi ko sa inyo, pag napadami na yung manok nyo, talagang madami din po yung magiging customers nyo. Dahil trust na trust sila sa inyo, yung tiwala nila, nilalagay nila sa inyo, dahil alam nila na maganda yung mga manok nyo. Kasi kapag hindi maganda yung mga manok nyo, hindi healthy, hindi po yan kayang mapadami. Totoo po talaga na talagang napakamahal na ng feeds ngayon sa mga agri-vets. Bakit ka bibili sa agri-vets? Kung pwede naman ikaw naman gumawa ng feeds mo, no? Bumili ka ng mga raw ingredients, soya, trigo, cracked corn, tahop, yan. Yun naman talaga yung main ingredients ng ating mga feeds, kahit sa commercial. Tayo na lang po yung mag-mix, and yung gagawin nyo na lang, maghanap kayo kung saan pwede makabili ng mas mura, no? Kasi yung iba naman, ibang mga farmers, yung nagtatanim ng mga mais, sila naman yung nag-dispose dun sa agri-vets. So, dun ka nalang bumili sa mga farmers na mga nagtatanim ng mga ingredients, mga raw ingredients natin. Yung tao, lahat yan sila pwede mong magiging kompetensya sa negosyo. No? Kasi normal lang sa tao yung pagkakaingit. No? Pero hindi lang yung normal yung sobrang ingit na. Yan, gagayain nila yung negosyo mo. No? So, yung tanong, magpapatalo ka ba? Sabi nila, mahirap daw maging milyonaryo sa ganitong pag-aalaga ng manok. Naisip nyo ba, dahil makakain tong mga products natin, lahat ng tao, no? Or millions of people kumakain ng manok every day. So, hindi ba posible? Itong mga manok natin, sobrang bilis pong dumami talaga. And sobrang mabilis ma-harvest, no? At sabi nila, yung mga ano kasi, yung mga manok natin, free range, ibig sabihin matagal itong ma-harvest.
yung broiler, no? Kapag finire-range yan, halos same lang din po ng manok natin. Mas malaki lang yung genes nila, pero halos same lang po sila talaga ng heritage. Yan. So, yung dapat gawin natin dito sa mga free-range na mga manok natin, kapag gusto natin ng mabilis ang pag-harvest, is gumamit tayo ng brooding pens, no? Itong brooding pens natin, same type sa broiler, kaso nga lang, hindi na natin kailangan gumamit ng mga buildings, no? Hindi natin kailangan magpatay ng buildings, million-million na buildings, yan. Ito, kita nyo naman, plastic cover lang yan para mas mainit, and may mga sisiw yan sa loob. So, hindi ko nabubuksan dahil medyo maulan, yan. Pero may mga nilagay ako dyan, mga bagong sisiw, nag-harvest ako kanina. And the rest, dahil nga yung iba gagawin naming breeders, yung nandito sa ngayon, wala na pong ilaw yan. Kasi nga, ginagawa namin naman natin na for breeders, sinasanay na lang natin for temperature. Same din dito sa training nila, no? So, yung gagawin naman natin dito, dahil ilalagay natin yung mga ma-harvest natin mga sisiw, every week po yan, maglalagay tayo dito ng manukan, 300 square meters to. Medyo malaki yan. At same ng ganitong setup, pero mas madami lang bahay. Dahil doon sa bahay nila, doon sila pwedeng kumain within 24 hours, may ilaw. So dito, walang ilaw to kasi nga gagawin naman natin to for breeders. Yan, magiging breeders po to sila, breeding purposes. At itatransfer sila doon. No? So kahit sa breeders naman, kahit wala ng ilaw. So sinasari namin sila dito na walang ilaw para pag ando na sila, ay matutulog sila kapag gabi. And kapag natutulog po kasi yung mga manok, no, ilang oras, talagang nakaka-rest din sila. So, prepare na naman sila, happy sila, and maganda yung performance nila sa breeding. Dinadayo din tong manukan natin dahil sa simpleng setup natin. At madami tayong breeds dito sa pagmamanok natin, no. Merong Huluano sa native, merong Bisaya sa ano naman sa mga heritage, may Rhode Island Red, Black Australorp, Dickel Brown, BPR, Sasso, yan, madami. At meron tayong upgraded native chicken, no, na talagang simpleng-simple lang. Kapag sinanay kasi natin yung manok na maganda talaga yung pabahay nila, yan, yung iba sinasabi nila kapag ganito daw yung pabahay, ilang bagyo lang mamawasak na. Dito kasi sa lugar namin, yung bagyo, hindi po gaanong malalakas. Kasi itong lugar namin, napapalibutan talaga ng mga kahoy at saka mga bundok. Yan. So, nababangga po yung bagyo. Yan. Pero ito, napakatibay po niyan. And sisimentuhin yan sa baba, yung post ilang. And the rest, lupa na. And wala po yung cover. So, itong setup naman, napaka-effective and super budget-friendly. Yan, kasi sa atin dito, yung plano naman natin, hindi po magpaganda ng mga bahay ng mga manok natin, yung sobrang ganda. Yung plano natin dito, simpleng setup lang, mura, talagang kayang-kaya sa budget at malaki yung income natin. Dito sa pagmamanok, halimbawa, merong naging mahina na manok, no? Huwag lang yung malala na yung sakit niya. Kapag okay pa naman, pero medyo mahina na siya, no? Kapag kinatay mo, siyempre, hindi ka po lugi. No, kasi kinain mo naman yung pinaghirapan mo. Bakit kayo magpapagawa ng malaking pabahay sa inyong mga manok or magandang pabahay? Hindi nyo ba naiisip sa natural na bahay nila or natural habitat nila ay puno lang po yung dinadapuan nila pero buhay po yung mga manok? Yan. So itong mga manok natin, may yero lang, magandang patungtungan, buhay na po yung mga manok natin. Hindi ba kayo nagtitipala sa kanilang mga balahibo? No? So, kapag hindi masyadong malakas yung ulan, yung iba gumagala po yan. Katulad nito, gumagala yan. No? Tinutuka-tuka, umiinom ng tubig. Marami akong gustong patunayan sa inyo. No? At saka abangan nyo po yan next year. Dahil simula na ng operation dito sa manuka natin next year. Sa ngayon muna, parami lang parami. And, itong business na to, mahal na mahal ko po. At kung mahal nyo po yung business nyo, tapos naging umasenso kayo sa buhay nyo, naging milyonaryo kayo, yan, talagang mas maging happy. Kasi everyday happy ka, and yumayaman ka or umakasenso ka, tapos sabay mo araw-araw yung paborito mong trabaho. Kapag nagnegosyo ka ng livestock, isipin mo muna kung okay ba sa inyo, or okay ba sa pamilya mo, itong negosyo na ito, or okay ba sa area nyo
yung ganitong panahon, no? Okay ba sa mga manok nyo? Yung gusto ng mga manok natin, medyo mainit. At minsan umuulan din. Yan, no? Paminsan-minsan lang dapat. So, dapat talaga more yung init kumpara sa lamig. Yan. Pero huwag din masyadong mainit dahil baka may stroke yung mga manok natin at baka ikamatay pa yung sobrang init ng ating pagmamanok. Marami din na-amaze dito dahil hindi nag-aaway yung mga manok natin, yung mga roosters natin hindi po nag-aaway kasi pinapractice natin sila dito na 2 months old pa lang to 3 months old, andito na sila. Kasi kapag nangyari, 6 months old muna nilagay yung mga manok mo dito, mag-aaway talaga yan kasi nga, sa kanyang edad, medyo nagmamatured na sila. So, medyo territorial na yan. Kaya nag-aaway yung mga manok.